At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Magic Plato, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Darusahan Reyna Plato si Luis. Lahat ng kanyang kakainin ay nawawala pag ibang unggan ang kanyang gagamitin. Isang gabi, gutom na gutom si Luis at nagmamakaawa na siya'y kumain. Bumaba siya at naghagilap ng pagkain. At kadalabas niya ng pagkain sa refrigerator ay biglang nawawala. Kaya nagmakaawa kay Inday at kay Plato na magbabago na siya. Pinakain siya, pero kailangan susunod siya sa sinasabi nila sa kanya. Dinala ni Luis si Reyna Plato sa school nila at yun ang kanyang pinggan. Ngunit sumagi sa isip niya na gumawa ng kalukuhan. Tinapon niya si Reyna Plato sa basurahan at sinabi niya kay Inday na kinuha nila ang Plato ng kanyang mga kaklase. Nagsinungaling si Luis at gumawa ng paraan sina kutsara, Inday at tinidor para malaman kung talagang nagsasabi ng totoo at di nagsisinungaling si Luis. At may naisip silang paraan para paamili dito. At umamin nga si Luis na tinapon niya sa basurahan si Reyna Plato. Kailangan na mahanap mo si Reyna Plato. Kung hindi, paparusahan ka namin. At tubla ang parusa namin sa'yo. Nagsisinungaling ka na naman sa amin eh. Ang sabi mo, kinuha ng mga kaklase mo. Yun pala, tinapon mo sa basurahan ang Reyna namin. Ngayon, kung hindi mo mahanap ang aming Reyna Plato, gagawin ka naming basurahan ng mga tao para sisipain ka at paglagyan ng basurahan. Ayoko! Tawal niyo na ako! Wag po, maawa kayo sa akin, oh. Tawad na! Tandaan mo, pag di mo maibalik sa amin, magiging basurahan ka ng mga tao. At para malaman mo ang pang-aabuso mo sa ibang tao at bagay. Napapansin ka ba dyan sa anak natin? Kasi parang balisa palagi. Ay, naku. Talagang ganyan yung anak mo pag may nagawang kasalanan. Pati nga Plato, sinasabing nagsasalita. Binigay pa nga niya sa akin yun eh. Ay, ewan ko ba. Bakit nagiging pasaway sa ang aking anak? Eh, pati nga sa pagkain, sinasabi na nawawala ang pagkain niya. Nakikita ko naman na may pagkain niya sa Plato. Eh, tapos siguro nakain na niya. Katapos sasabihin niyang nawala. Eh, ano ba yan? Ano bang nangyayari sa kanya? Minsan, kausapin natin. Baka kailangan niya ng kausap. Kasi minsan, mag-isa lang siya. Katulong lang ang kanya kasama. Nahihiya nga ako sa sumbong niya na di naman totoo. Akala ko, totoo ang sinasabi niya tungkol kay Yaya Miding. Ngunit hindi pala. Kasalanan mo din. Kasi naniwala ka. Maraming beses nang nagsisinungaling ang anak natin sa atin. Mahal, kailangan na makausap natin ang ating anak. Dahil kung hindi, baka ano na ang mangyari sa kanya.
nakita ko na yung basurahan kung saan tinapong ko si Plato. Kala ko, natapon na sa labas at kinuha na ng mga basurero. Ito, alungkatin ko dito. Ayan. Ha? Nandito na, pero kinunak ko. Ano ito? Ano naman itong kapalaran to? Paano na ngayon? Basag si Plato. Hindi bali, iuwi ko. Ipapakita ko kay Inday kisa wala akong maipakita sa kanila. Lagot ako nito. Lagot ako kinakutsara at tinidor. Po. Anong nangyari? Luis, ikaw ang nagbasag nito? Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mga kakampi mo. Di ako nagbasag niyan. Siguro, nadagalan ng mga mabibigat dun sa basurahan. Basta iwan ko. Hinday, tulungan mo naman ako. Di ba? Kaya mo itong buuin? Ito ang problema, Luis. Ang kaya kong buuin ay yung mga ordinaryong pinggan lang. Pero ang ganyan, na sirena plato ang nabasag mo. At mahirap niyan. Wala akong kakayahan. Sirena plato ang nabasag mo. Naku, wala akong power niyan. Wala akong magic diyan, Luis. Eh, sino, paano, at paano mabubuo ito? Anong gagawin ko? Anong gagawin natin diyan? Naku, talagang napakahirap. Ang parusa mo. Naparusahan ka, Luis. At alam mo kung ano ang parusa sa'yo. Gagawin nilang may anghit ang kilikili mo. Ako, parang awa nyo na, Tinday. Ayoko. Ayoko magkaroon ng ganun. Ayoko. Ikaw naman kasi. Kung sana, maganda ang ginawa ninyo kay Rena Plato. O di, hindi ka mapaparusahan. Ha? Pero anong nangyari? Andyan na yung mga kakampi mo, sinakutsara at tinidor. Anong gagawin ko ngayon? Ay, nasan na? Nasan na si Reyna Pinggan? Nasan na? Ah, basag na! Ay, naku! Kasalanan mo lahat ito. Kailangan na maparusahan ka at mga magulang mo. Dahil salbahe ka, magkakaroon ka ng ang isa't kilikili pagkatapos magiging sibuyas ka at ang mga magulang mo, silang gagawin namin may kulang na singko. Ang kanilang pag-iisip. Bakit pati mga magulang ko? Wala naman silang kasalanan sa'yo eh. Kami ang nahihirapan sa ginawa niyo kay Magic Plato. Siya ang rina namin. Pero anong ginawa mo? Magkakaroon ka ng kakaibang amoy sa katawan at dyan. Yan ang parusa mo. Magkakaroon ka ng anghit sa kilikili. Dahil hindi ka marunong maghugas ng plato. Hindi ka marunong maglinis ng iyong katawan. Kaya magkakaroon ka ng anghit. Hanggat hindi na ibabalik ang aming reyna plato, hindi ka rin babalik sa dati. Naintindihan mo? At salbahe ka. Kahit di tamang ginagawa mo. Kahit turuan ka ng gusto mo yung nasa utang mo ang ginagawa mo. Salbahing bata, basag ng aming reyna pinggan. Parang may kulang ka sa pag-iisip. Tuturuan ka namin ng kasama mo sa pagkakamali mo. Akala mo kung sino kang boss ng bahay nito? At isa pa, masama ang mag-angkin ng hiniram mo. Pagkatapos, di mo ibabalik. Dahil kasalanan yun, ang pangit ng ugali mo. Kaya kailangan na parusahan ka namin. Gagawin namin kulang sa singko ang utak ng iyong mga magulang at magiging may angit ka sa katawan. Kapayaran ng pagkasalbahe mo. Huwag po.
Maawa po kayo sa akin. Maawa na po kayo. Teka lang, sandali lang. Gagawa ako ng paraan. Bubuuin ko si Rina Plato. Please, ayoko pong palusahan niyo ako. Teka, gagawa ako ng paraan. Bigyan niyo pa ako ng isang chance. Sige na po. Dari na Plato, mabuo ka na ho. Yung kung maging kulang yung pag-iisip ng mga magulang ko at ayoko rin magkaroon ako ng bisa katawan, ibalik mo na ulit ang magic mo. Sige na ho, mabuo ka na. Ayan, nabuo ka na. Sige na, ibalik mo na yung magic mo. Hello? Hello, magbabago na ako. Hindi na ako pasaway. Hindi na ako magiging pasaway sa mga kababata ko at ibang tao. Hindi na ako din magiging mayabang sa ibang tao. At lahat ng utos niyo susunduin ko. Please lang ho. Nak-nak. Andito na ako rin ang Plato. Sana mabuo ka na. Di ba? Partners tayo. Ibalik mo na yung pagkabuo ng Plato. Sige na, please. Si Luis, nasan siya? Inday, magluto ka na para mapakain si Luis. Baka gutom na siya. Ano kaya ito ibalik? Ibalik mo ng magic mo, please. Ibalik mo na ang magic mo. Salamat, Inday, ha. Kain ka na rin, baka gutom ka na. Nawalang pagkain ko? Naubos mo na agad yung pagkain mo? Ha? Mama, nawala po yung pagkain ko eh. Luis, nakita kita. Ikaw ang ngumuya. Subo ka ng subo. Anak, kumain ka ng mabuti. At dahan-dahan. Baka mamaya di ka matunawan. At bakit ang dungis mo? Mamaya maligo ka, ha? Iba na ang amoy mo eh. Parang may anghit ka na, anak. Maligo ka. Kaskasin mong mabuti ang kilikili mo, ha? Baka marumi na yan, ha? Nangangamoy na yung kilikili mo eh. Kain ka ng kain, anak. Sige na, para makaligo ka na. Upo, mama, papa, kayo din po. Dahan-dahan din po kayo sa pagkain, ho. Baka mabulunan din kayo. Ikaw din, papa, dahan-dahan sa pagkain. At sisa pa po, huwag po kayong magkalat. Tsaka ubusin nyo yung pagkain nyo na nasa plato. Sayang, daming hindi kumakain eh. Mahal, uminom ko ng tubig. Mahal, ayan, kasasabi lang ng anak natin, dahan-dahan ka sa pagkain. Inom ko ng tubig, mahal. Sige, inom ka. Ginari na Plato, magpapagabait na ako. Tulungan mong papa ko. Nabilaukan siya. Aayusin ko na po pagkain ko. Hindi na po ako magkakalat. At hindi na rin ako kukunang gamit ng mga kaibigan ko na hindi akin. Hindi na rin ako magiging ambog sa mga kasama ko dito sa bahay. Kung tinuturuan ako,
magpapaturo po ako at ugaliin ko na pong kumain kung ano yung lasa na pagkainan. Magiging malinis na po ang katawan ko para hindi ako mangangamoy. Sige na po, pangako. Kain na po ako nung kuwan para hindi masasayang. At dahan-dahan din po akong kakain. Sorry na po. Tulungan niyo po ako. Hindi po ako magiging masamang bata. Huwag niyo nang parusahan ang mama at papa ko. Parang awa niyo na. Tulungan mo kami, Indaya. Ang sir mo, nabilaukan. Anong gagawin ko, Inday? Ay, naku, sir. Kasi naman, bakit di kayo nagdahan-dahan na kumain? Ayan, tuloy. Nabilaukan kayo. Inday, ano kayang gagawin natin? Nahihirapan na si sir mo. Ay, sandali lang po, sir. At kukuha po ako ng tubig. Tulungan niyo ako, hindi ako maghinga. Ito po. Sandali, at may gagawin ako, sir. Baka may nakain kayong buto. Ito, isa, dalawa, tatlo. Parang awa niyo na, Reyna Plato. Mahal ko po ang papa at mama ko. Magiging mabait na po ako. Very good, Luis. Ngayon, marunong ka nang mag-sorry. At marunong ka nang magpahalaga sa mga taong mababait sa'yo. At isa pa, marunong ka na rin magpahalaga sa lahat, lalong-lalo na sa pagkain. Alam mo, ang pagpapahalaga sa tao ay napakahalaga. At ang pagkain ay napakahalagang bagay sa tao. Kaya very good ang ginawa mo. Very good ba ako? Salamat, Reyna Plato. Yung papa ko, matutulungan mo ba? Parang awa mo na, oh. Tulungan mong papa ko. Sige na, tulungan mo. Please. Luis, tinatawag ka ng mama mo. Sige po, susunod na po ako at Inday. Papa, Mama. Ano ka ba? Parang Papa, di ka lalaki. Umiiyak ka dyan. Siyempre naman. Natakot yan kasi nabilaukan ka. Akala ko nga, naku, pati nga ako, ninervyos sa'yo eh. Ayan o, tumutulo pa ang sipon mo. Nakong bata ka. Ayan mahal. Makinig ka sa akin. At ikaw din, Luis. Sa pagkain, konti-konti. Hinay-hinay lang. Para di may bilaukan. Buti na lang, andyan na si Inday. Salamat sa'yo, Inday, ha? Walang ano man po, madam. Mula ngayon, mama, papa, di na po ako magiging pasaway na bata. Lahat po, susundin ko na po. At hindi na ako magiging salbahe. Dapat lang, anak. Kasi masama yun. Masama ang magiging salbahe. Tulad ng mga nakilala ko sa tabi-tabi na salbahe ang ugali. Thank you.
maging mapagmahalagaan sa mga bagay na nasa iyo. Dahil kung mawawala, ay doon mo makikita ang kahalagahan. At huwag masyadong magmamagaling para mahalin ka ng kapwa mo. Magpakumbaba ka at huwag magsayang ng pagkain. Dahil pag ang grasya na wala, kawawa ka. Maging marunong kang magpakumbaba at pag tinuruan ka, makinig ka kung talagang mali ka at huwag ipilit ang gusto. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang kwento ng inyong Lola Sela. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Magic Plato dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.